sa Pilipinas, madalas, nakakatawa. Pero kung sino pa yung mga nakaupo, sila pa yung tinitingala. Mahirap maniwala na nararamdaman nila mula sa tayog ng kanilang mga private jets at helicopters kung papaano ang mag-alala sa walang humpay na taas presyo ng gasolina. Mahirap maniwala na ang anak ng diktador na pinalaki sa mansyon ay naiintindihan ang ating tensyon kapag parang kakapusin tayo sa pambayad ng renta. Paano mo ipapaintindi sa pinalaki sa nakaw na luho kung papaano ang manlumo habang pakaunti ng pakaunti ang nabibili ng di naman natin tumataas na sweldo? Paano mo ipapaintindi sa isang pinagmamalaki ang kanyang peting diploma kung gaano kahirap ang kumayod ng pambayad ng matrikula? Pero ngayon nandito ang isang nakaupo na hindi basta umupo lang kundi namuno. Dama ang kalbaryo ng mga taong ordinaryo dahil hindi lang basta nagmando mula sa kung saang palasyo, kundi kasama natin mismo nakikinig. Karamay sa abo, sa lindol, sa sakuna at sa ligalig. Hindi pinandidirihan o pinagtataguan ang mga maliliit, kundi inaangat, tinitindig. Madali ang humingi ng pagkakaisa, pero hindi ba mas maganda kung yung sasamahan natin malinis sa pinanggalingan at malinaw kung saan papunta? Noong panahon ng pandemya, kinalap ang mga sastre para manahin ang mga PPE na ipamimigay ng libre. Kapag tinatanong ako kung ano ang pagkakaisa, ang naiisip ko ito, mamamayan, para sa mamamayan. Mga doktor at nurse, nagpahiram ng oras at kaalaman sa likod ng telepono upang mahatiran ng serbisyo ang mga kababayan para di na kailangang magsiksikan sa mga paggamutan. Kapag tinatanong ako kung ano ang pagkakaisa, ang naiisip ko ito, mamamayan para sa mamamayan. Kapag tinatanong ako kung ano ang pagkakaisa, alam kong hindi ito ang pagsasama-sama ng mga masasama. Hindi ito pag-aalyansa ng mga may kasong pamilya para burahin at pagtakpan ng kanilang lansa. Dahil para saan pa ang paghingi ng pagkakaisa kung ang pagkakaisa naman ay isahan ulit ang bansa? Ang pagkakaisa ay parang respeto. Hindi ito hinihingi, kusang binibigay sa karapat-dapat na tao. Ngayon nandito ang isang pinuno, matapat, matapang, mahusay at may puso. Matapang pero hindi basagulero. Hindi nananapak ng walang laban. Pero hindi yumuyuko sa makapangyarihan at sa dayuhan. Kahit binabato ng kasinungalingan at tinatawag na bobo, walang oras magpatol, 18 oras kung magtrabaho. Hindi general o hari, hindi tagapagmana ng kung sino. Kwalipikado sa abilidad at resibo, hindi dahil sa apelido. Kahit ginigipit, kahit sa kanyang opisina ay halos walang perang ipagamit, napakarami ng nagawa niya para sa atin. At sa pamumuno niya, napakarami nating nagagawa para sa isa't isa. Yung pagkakaisang inilalako pa lang nila sa tamang tao, matagal na nating ginagawa. At ngayon, nandito ka,
maaaring taliwas sa kagustuhan ng iyong pamilya. Marahil pinagtatawanan at hindi ka naiintindihan ng iyong mga kabarkada. Pero nandito tayo, patuloy na mga hamig, patuloy na magpapaliwanag, patuloy na magmamahal at sa dilim magpapaliwanag. Dahil mananatili lang silang nakaupo kapag nanatili lang tayong nakaupo. Kaya ngayong Mayo, tayo ay tatayo. Tatayo tayo para magtayo ng isang kulay rosas na mundo. Tatayo tayo para iupo si Leni Robredo. Ang isang Leni Robredo ay hindi dapat sinasayang, dahil ang isang Leni Robredo ang nag-iisang liwanag sa dilim. Mga Pasigenyo, Pilipinas! Ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Leni Robredo! Bawat kilalang mag-iisip ang kulang sa dilim. Huwag magsasabi dancer.